Hello mga kachika, welcome to my channel. Ayan, another showbiz update tayo ngayon guys. At ang ating pag-uusapan ay walang iba kundi ang James Bond ng Pilipinas. Walang iba kundi si Tony Ferrer. Ito si Tony Ferrer nga sa kanyang tunay na pangalan na si Antonio Laksa na ipinanganak noong June 12, 1934 ay sumakabilang buhay na nga ngayong araw na ito, January 23, 2021 sa edad na 86 na taong gulang. Ayan, so ang sanhi na kanyang kamatayan ay dahil na rin sa kanyang matagal ng sakit sa puso at na may komplikasyon na rin ng pagkakaroon niya ng diabetes. So, itong si Tony Ferrer ay naging bukang bibig ng sa showbiz simula noong agang panay niya sa ang isang katauhan nito si Tony Falcon na isang spy sa Agent X-44 series na mala James Bond ang dating. At simula na nga ng gampanan niya ito ay dito na siya, ito ang nagbigay ng ika nga ay katanyagan sa kanyang pangalan at bansag na rin bilang James Bond ng Pilipinas. So si Tony Ferrer ay may anak na tatlo sa iba't ibang babae. Ang kanyang panganay ay walang iba kundi si Maricel Laksa na naging artista din sa atin sa Pilipinas. Subalit hindi rin siya nagtagal at semi-retired na siya ngayon. Naging asawa niya itong si Anthony Pangilinan na kapatid naman ng asawa ng ating megastar na si Sharon Caneta na walang iba kundi si Francis Pangilinan. So, yung anak nila na si Donnie Pangilinan ay nagsisimula na rin ngayon sa showbiz dahil sa dahil nga nasa lahi naman nila ang pag-aartista. Kaya iyan, sumusubok na rin yung apo ni Tony Ferrer. So pangalawa itong si Mutya Crisostomo na nag-artista din noon pero saglit din lamang siya sa showbiz and ngayon may private life siya at retired na siya sa showbiz. And then ang bunso nila na isang lalaki ay walang iba kundi itong si Mark Laksa. So, dalawang babae at isang lalaki ang anak ni Tony Ferrer sa iba't ibang mga babae. So itong si Tony Ferrer ay nakagawa ng 200 plus movies. At ang pinakasikat nga dito ay itong Agent X-44 na nagkaroon ng series. Mala James Bond ang dating ng pelikulang ito. And then sumunod ay itong pelikula niya with Weng Weng na ang title ay For Your Height Only na ginawa nila noong 1981. So another movie na ginawa nitong si Tony Ferrer ay itong The Black Dragon kung saan kasama niya ang mga Chinese actors. Ito ay tungkol sa Black Dragon gangster. Ayan. And then another na ginawa niyang pelikula ay itong The Expert. Kasama niya yung mga kasabayin niya sa showbiz na sina Ray Malonzo, Ramon Zamora, Roberto Gonzalez, Jobert Talabis at siya nga dito sa The Expert ang bida sa pelikulang ito. And then isa pa sa kanyang ginawa ding pelikula ay itong Last Target. Ayan, kung saan marami din siyang mga kasamang sikat na artista. At gayon din ang back-to-back, kasama niya dito ang isa pa rin na magaling na action star at kilalang kilala din sa showbiz world at hanggang ngayon ay active pa rin sa showbiz na walang iba kundi si Lito Lapid. Gayon din, another movie na ginawa niya ay itong Last Target. At ang isa pa ay itong Mission Get the Killer on the Loose. Ayan, so ito ang ilan sa mga pelikula na kanyang ginawa at napakarami pa. So according to Maricel Laksa, 200 plus movies ang kanyang ginawa. So nakikiramay po kami sa pagpanaw ng legendary icon sa showbiz na walang iba ang James Bond ng Pilipinas, Tony Ferrer. Agent X-44, rest in peace, Agent X-44.
So, yan ang ating chika update dito sa showbiz. So, kung kayo ay bago sa aking channel, please like this video, subscribe to my channel, and hit the notification bell para kayo ay updated sa susunod nating mga video. Thank you.